Okay mga idol, nandito na naman tayo para sa isa na naman tutorial. Kumbaga, walang card trick ngayon, kumbaga tutorial to para sa mga gustong mag card trick. Kumbaga technique siya para ma-perform nyo yung mga card trick na i-upload ko. Kasi kailangan record to eh, tawag dito Emsley count, kumbaga technique siya. Kumbaga isa to sa mga false count na kailangan nyo rin matutunan. Gusto nyo mag-card trick. Ganito lang siya mga idol. Kailangan nyo ng apat na card. Ang purpose nito para maitago yung single card pag binilang nyo, kaya false count, na hindi nyo ipa-flash sa spectator nyo. So, ibig sabihin, kunyari ito, apat na cards to. Bibilangin pa rin siya natin na apat, pero hindi natin ito ipapakita sa spectator. Kumbaga, itatago natin siya. So, ganito ibig sabihin. So, apat na cards to. So, 1, 2, 3, 4. So, napansin nyo, hindi nyo nakita yung jack na flower nung binilang ko siya. Kumbaga, itinago ko sa inyo. Kumbaga, nandito siya. So, isa pa ganito. 1, 2, 3, 4. So, ganun siya mga idol. Kumbaga, pag nag-Emsley count kayo, ito marireveal. Marireveal. Ito, hindi kailangan ma-reveal. Tapos ito marireveal. So, ito siya. 1, 2, 3, 4. So, apat pa rin yung bilang niya. Pero ito, hindi ko pinakita. Hindi nyo nakita to. Okay. Pwede rin siyang lima. So, kunyari, may gusto ko yung itago sa spectator nyo pag binilang siya. So, limang cards to. Palalabasin natin siya na apat pa rin, na hindi ito nakikita ng spectator pag binilang natin. So, ganito siya mga idol. 1, 2, 3, 4. So, apat pa rin siya. Bilang natin apat pa rin, pero sa totoo niya, lima siya. Kasi hindi ito nakita. Isa pa. Ganito siya. 1, 2, 3, 4. So, ganyan. So, kailangan talaga rito practicein nyo to kasi kailangan nyo rin tumatutunan kasi may mga i-upload ako mga video na record talaga to eh. Saka may mga card trick nyo na kailangan gawin yung Emsley count na ganito. So, pwede rin siyang tatlong cards. So, dito, ito, makikita, tapos ito, hindi makikita rin. So, tatlong card, palalabasin natin siya na apat pa rin. So, ganito siya mga idol. 1, 2, 3, 4. So, napansin nyo, tatlo na siya pero binilang ko siya apat pa rin. So, isa pa. 1, 2, 3, 4. So, ganito siya. Ngayon kung may deck kayo na cards, kunin nyo na. Tapos, tuturo ko sa inyo yung technique ko, yung sarili kong method kung paano ko ginagawa yung Emsley count. Okay mga idol, kung meron na kayong deck of cards, turo ko na sa inyo kung paano yung paggawa ng Emsley count, yung discard ko, paano ko siya ginagawa. Kasi maraming iba, kanya-kanyang variation eh. Kumbaga, simple yan na lang natin para madali nyo maintindihan. Kumbaga, kailangan nyo lang ng apat na cards. Practice nyo lang. Kumbaga, pisahin nyo muna yung normal na pagbilang ng cards. Kumbaga, di ba, pag nagbibilang tayo ng cards, normal lang. Kumbaga, halos ito lang yung gumagana. Okay. Mga etong isa, halos naka-rest lang siya. Mga 1, 2, 3, 4. So, ganoon lang. Pag normal na pagbilang ng cards. Yung sa Emsley count, ito gagana, ito gagana rin. Pare sila. Okay. Ang technique na ginagamit ko, kasi yung iba, dito nila hinahawakan. So, yung iba dito, medyo sa iba pa ng konti. Practice nyo kung saan kayo komportable, tapos kung
sa inyo dominant hand nyo, nakakaanan kayo, kaliwete kayo. Sa kanan ako dito, dito yung gamay ko sa kanan. Kumbaga, umpisa natin sa ano lang, kumbaga, hawakan nyo lang siya ng itong first finger nyo, tapos yung middle finger. Lagyan nyo lang siya rito, tapos itong thumb nyo, lagyan nyo lang sa dito lang. Okay, yan. Tapos itong ring finger nyo dito sa pinaka ilalim na siya. Kumbaga nakasalo, siya yung pinaka nakasalo. Tapos ang gagawin nyo lang, kailangan normal lang. Normal na pagbilang lang kasi yung iba kasi pagkuha ng ganyan, nagpo-pose. Tapos, saka i-continue nila. Hindi dapat kailangan kasi ano, smooth lang yung pagbilang. Kumbaga, kailangan flawless yung gagawin. Pwede rin mabagal pero kailangan flawless pa rin. Kumbaga, ito yan mga idol. Kumbaga, kailangan itong kamay na to, medyo pipigalan siya ng konting ganun. Tapos, slide nyo lang siya. So, isa na yan. Tapos, mag-iiba kayo ng grip. Tapos, mangyayari, itong pangatlong cards. Okay? So, ito, kailangan, yan. Pangatlong cards. Tawag yung multiple push. Pupush nyo siyang ganun. Kumbaga, imbis na isa, dalawang ipupush nyo. Ayan. So, ganda siya mga idol. Magkakuha nyo siya isa, tapos medyo push nyo ng ganun. Kailangan sabay na sabay. Yung pangalaw sa pangatlo kasi baka makakita ang ganyan eh. Mahalata eh. So, kailangan sabay na sabay siya. Push nyo ng ganun, konting-konti lang. Tapos mangyayala, habang kukunin nyo to, itong card na to, yan. Yan, kukunin ng, ano nyo, ng first finger nyo. Tapos habang pinupush nyo siya, yan, nakuha ko na siya, first finger, kunuha ko yung unang card na binilang ko, tapos eto, kukuni siyang ganun, dalawa to. So, sa slow motion ganun, pero sa pag ginawa natin mabilis, yan, pansin nyo, eto, kukuni ko yung unang card na binilang ko, nalagay sa ilalim. Tapos yung pangatlong card, kukuni ko, bilang isa. Pero totoo siyang dalawa yan. Tapos ito, pupush nyo rin to. Hindi nyo na, yung ito, hindi nyo na kukunin to ulit. Okay, kumbaga ito. Kailangan. Kasi yung ito. So, ganun siya sa slow motion mga idol. Kumbaga, yan. Isa, tapos push nyo, multiple push. Tapos kukunin nyo rito, yung isang card. Yan. Kukunin sa ilalim. Tapos, dalawa, tatlo, apat. Ganun na siya mga idol. Kumbaga, kailangan practice lang talaga. Isa pa, pag sa mabilis, kailangan huwag kayong mag-hesitate na bilangin. Kasi, pag nag-hesitate kayo, magiging obvious eh. Kailangan smooth lang yung pagbilang. Yung flow ng pagbilang niya. Isa, dalawa, tatlo, apat. Yun lang, smooth lang kailangan. Huwag kayong mag-hesitate. Kumbaga, kailangan mo ng spectator nyo na convince nyo sana apat yung card pero hindi nyo kailangan i-plush yung eto, yung gusto nyo itago sa kanila. Pagkala na ginawa ko, smooth lang siya. Smooth siyang ganyan. Saka huwag kayong magpo-post. Pwede kayong mag-post pero huwag yung matagal. Huwag yung post na tapos, ayan, tapos one. O kaya, parang iyaanin siya kung ganun. Ipupush nyo agad yung usa sa kanya yung kukunin. Hindi dapat gano'n. Kailangan smooth pa rin. Kumbaga, medyo bibay nyo ng konti. Tapos itong first finger nyo, lagay nyo dito sa edge sa taas. Tapos yan, parang siya yung magiging guide nyo. Kasi, para maitulak nyo siya papunta rito sa taas. Ito, mapigilan nyo yung mga cards dito sa ilalim. Okay, so, ay mga idol. Isa, dalawa, tatlo, apat. Ito parang pinupush nyo yung card dito. Dito sa grip na to. So, ganda. Isa, dalawa, tatlo, apat. Ganun lang mga idol. Sa limang cards, ganun din. Ganun din gagawin nyo sa limang cards. Ganun din. Kumbaga, multiple push pa rin. Kumbaga, huwag kayo mag-hesitate. Bilangan nyo lang ng
yung smooth lang, smooth ang bilang lang. Para nagbibilang lang kayo ng cards. Kasi kailangan masanay kayo nung ano eh, nung regular na nagbibilang lang. Para yung flow, smooth pa rin. Smooth lang. So, gawin natin 5 cards. So, ganun pa rin. Dito lang hawak. First finger, tapos middle finger. Tapos yung thumb nyo rito. Tapos yung ring finger dito sa ilalim. Maga, diinan nyo lang siya. So, 1, 2, 3, 4. So, 4 pa rin siya. Hindi nyo nakita itong dalawang cards kasi yun yung purpose niya. Kaya false count siya. Kasi kailangan hindi makita ng spectator to. So, isa pa mga idol. So, bagal ulit natin. Sa mas mangyayari, sasalihin niya kung baga nakaabang na to. Yung first finger niyo kasi sasalihin niyo yung card na to. Ngayon sa ilalim. Pag nasalihin niya na, pupush niyo to sa ibabaw. Okay. Kunin niyo. Kailangan naka-align pa rin to, naka-square pa rin. Okay. Parang mukha talagang convincing siya. 2, tas 3, tas 4. Yun ang mga idol. Nakapunta lang siya sa ilalim. Sa tatlong card, ito mas madali siya. Kumbaga pwede rin yung practicing dito sa tatlong card muna. Tapos saka nyo na lang gawing 4. Tapos lagyan nyo ng nakaganto. Nasa inyo yun, pero ito pwede practicing ng ganto. Tatlo muna. Tapos papalabas nyo yung 4. Ganun din mga idol. Mga ba rin ako dito tapos yung ring finger nyo sa ilalim tapos yun nyo lang 1, 2, 3, 4 mga 1, 2, 3, 4 okay baga pag slow mo buha tapos sali ng first finger nyo yung card na kanuha nyo tapos 2, 3, 4. So, ganun lang mga idol. Yun lang yung gusto kong i-share sa inyo ngayon. Kasi mag-upload ako ng mga tricks na required ng MSLE County. Kaya kailangan matutunan nyo rin yun. Practice nyo lang yun. Nasa inyo kung paano nyo i-execute siya ng maayos, kumbaga flawless, huwag kayo mag-hesitate, kumbaga ano lang, gawin nyo lang smooth, practice nyo muna magbilang ng yung regular lang, tapos pag medyo nasanay na kayo, yung mga sinabi ko, gawin nyo lang, perform nyo lang, tapos wala lang dati, practice lang talaga, para ma-execute nyo siya na maayos, saka flawless. So yun lang mga idol, yun lang yung gusto kong share ngayon. Abangan niyo mga upload ko susunod kasi kailangan kasi may MSLE count 'yun. Kailangan ma-practice niyo, mapag-aralan niyo rin 'yun. So, yun lang kung bago ka sa channel ko, mag-subscribe ka. Tapos panoorin mo 'yung mga video ko kung gusto mo mag-card trick. 'Yun, 'yung mga for beginner, mayroon akong mga video noon. Panoorin niyo na lang. So, hello mga idol, salamat. Hanggang susunod.